Sa ang pinagpalang umaga po sa inyong mga kapatid, nagagalak na tayo na parito. Nandito yung bisita at ang aking pinsan, si Kuya Lionel. At nandito din na nakita ko si Ma'am Vivian. At naging estudante ako niyan noong grade 3. Mga taong 1997 siguro yon. Grade 3, section dub po. Siguro hindi niya na maalala. At ito po ay patutuo pala ni ng aking asawa, Sister Lalaine. Dapat sana ay pinatutuon niya ito nung last Sunday, subalit hindi na inabot ng oras. At ito, babasahin ko po ang kanyang patutuo. Isang pinagpala umaga sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa kanyang mga salita na ginagamit ang Fivefold Ministry para ihatid ito sa atin. Lubos ako pinagpala, mga kapatid, sa mga salita na ating Panginoong Diyos sa pagpapalagod niya sa akin, sa pagpapalo at pagtuwid sa akin. At alam naman natin, mga kapatid, tayo ay dinadala ng ating Panginoon sa paglago. Nariyan na ang Fivefold Ministry na siya nagtuturo sa atin. Maging man ako ay namamangha, lubos na pinagpapala, mga kapatid, sa mga pagbubukas ng salita, kapayagan ng ating Panginoon. Dito, dagdag pa niya, naalala ko, mga kapatid, yung dating pamumuhay ko na natuto ako nung college ako na magsuot ng maikling palda hanggang tuhod na dahil yun yung uniform ng paaralang iyon. Maging magsuot ng takong at make-up dahil kailangan sa practicum namin. At dadala ko ito hanggang sa ako ay nagtrabaho dahil sa ating kapaligiran at dahil wala akong alam sa tunay na salita ng Panginoon Diyos. Sa mga tao kong kaisipan ay akala ko tama ito, ngunit ito pala hindi kalooban ng ating Panginoon Diyos. At alam natin na ang ating kapatid Sister Lalaine ay nagturo din ng 2 years sa private at 8 years sa public school. At nung nakaraang mga taon ay nag-resign siya sa maraming kadahilanan. At isa sa kabuhay niya noon ay ang magsuot, mga kapatid, ng mga alam naman natin ang mga kasuotan sa labas. Dito, sabing maikli ang skirt at mga maikling damit, mga kapatid. Lubos ako nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat ginamit niya ang ating apostol para ma-invite ako at si Brother Wilson noong April 2010 para magsimba doon sa Laguna at magdesisyon na rin na magpabautismo. At nung panahon na yun ay palibasa, walang nagturo sa akin ng tamang kasuotan. Kaya nung sabihan akong magpalda, ay sinuot ko naman yung ibinigay sa akin na hanggang tuhod na palda. Nakatakong ako, nag-makeup, kaya malaman ko ang tamang aral na mali ang mga dati kong kasuotan, pagsuot ng pantalon, pagtatakong, maikling palda, paglalagay ng hikaw, pag-makeup, pagre-reban, pagpapakulot at pagpapagupit ng buhok, paggamit ng mga pampuputing sabon gaya ng Kojic at iba pa ay labis akong nagsisisi sa nagawa ko ang mga bagay na ito na hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. At yun, alam naman natin na yan yung dati nating buhay, ang magsuot ng mga maikling kasuotan sa mga kababaihan. At paging man kami, mga brothers, ay ang mag-short. At dito, ang mga pampaganda, pag-makeup, paggamit ng mga sabon na mamahalin para lang maging maganda, ay alam naman natin na nang tayo ay naturuan ng mga kapatid at wala na ito sa buhay natin ngayon, mga kapatid. At dito, dinala siya sa pagsisisi at pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kanyang salita. Kaya itinapon ko ang mga makeup kit, mga dating kong kasuotan at maging mga dati kong trabaho sa labas ay tinalikuran ko para higit na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Salamat, mga kapatid, dahil unti-unti akong binago ng ating Panginoon Diyos at lubusan at tinalikuran ang mga gawaing ito. Sa ngayon, mga kapatid, safeguard na lang ang gamit ko o kapag ang safeguard ay kahit ano na lang mamurahin na sabon, gamit ko. Nawala sa akin ang paggamit ng mga pampapukinis, mamahalin o mga pampaputing sabon. Kung noon naglalagay ako ng foundation, makeup, ngayon ay hindi na. Ako naglalagay ng pulbos sa pisngi. Kung noon hapit ang suot ko, naka-short at palda ng maikli na hanggang tuhod, ngayon ay nakapalda na ako ng mahaba. Kung noon natuto akong
mag-sleeveless ngayon sa biyaya natin pa ng Diyos ay gustong-gusto ko na lagi naka-blazer o long sleeve. Lubos ako nagpapasalamat, mga kapatid, sa Panginoong Diyos sa kanyang pagtuturo na hindi na ako naging conscious, aware sa physical appearance ko na kahit sinasabihin na kung manang o losyang ay okay lang sa akin dahil ang higit na pinahalagan ko ngayon ay ang spiritual na kalagayan ko kung paano ako lalago pa at lubos na napapalapit sa ating Panginoong Diyos. Sa Panginoong Diyos lamang may balik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at yun po ang patutuon ng ating kapatid, Sister Lorraine.